Hello guys, ito po ang aking mga ingredients na gagamitin. 3 cups of water, 1 cup cassava flour, 1 cup all-purpose flour, 1 cup brown sugar, 1 teaspoon lihiya water, 1 half teaspoon food color, kulay orange po yung ginamit ko dito, and 4 toppings, ito po ang cheese na aking gagamitin. At sa aking mga ginamit na pansukat, ito po sila, 1 half teaspoon, 1 teaspoon, and 1 cup. Yan po ang aking ginamit. Then, proceed na po tayo sa ating procedure step by step. Guys, proceed na po tayo sa ating step 1. Sa isang lagyanan, lagay po natin ang ating 3 cups of water. 1 cup brown sugar. Mix lang po natin hanggang matunaw po ang ating sugar. Matunaw na po ang ating sugar. Proceed na po tayo sa ating step 2. Gumamit po ako ng manipis na salaan. Sasalain po natin ang ating dry ingredients. 1 cup cassava flour. 1 cup all-purpose flour. 'Salain lang po natin siya. Nakikita nyo po ay may mga bubuo po siya. Dudurugin lang po natin yan. Hanggang sa madurog po sila, sasalain din natin. Yan. Wala na po siya. Mix na po natin siya para mag-combine po lahat ng ingredients. Then, add po natin ang 1 teaspoon lihiya water. 1 half teaspoon food color. At sasalain po natin siya ng 3 times sa manipis na salaan. Gumamit po ako ng manipis na salaan para po makinis at mapino po ang ating result sa ating kutsinta. Step 3. Sasalain na po natin siya ng 3 times. 3 times po natin siya sasalain para po ang result po sa ating kutsinta ay makinis at mapino po. Pangatlong sala ko po, dito po siya sa pichel. Meron po akong ipapakita sa inyo mamaya. Hello guys, ito po ang aking steamer na gagamitin. Malaki po siya. At kung inyong napapansin po ay kunti lamang po ang aking tubig na nilagay. Dibaling magdadagdag na lang po tayo, wag lang pong marami ang tubig na ating gagamitin. At ang takip na ating gagamitin ay may tela po siyang nakabalot. Makapal po ang tela niya. Yan po. Step 4. Habang may pinapakulo na po tayong tubig, ay maglalagay na po tayo ng mga oil sa ating mga molder. Medium size po ang ginamit ko rito. Ito na po ang ating mixture na kutsinta. Yan po ang gusto kong ipakita sa inyo, kaya dyan ko po siya nilagay sa pichel. At pinalitan ko po pala ang aking pichel na ginamit para makita nyo po siyang mabuti. Nag-ibabaw po yung tubig at si cassava flour at saka si all-purpose flour ay nag-ilalim po siya. At kung inyong mapapansin ay may bula-bula po siya, tatanggalin po natin yan. At nakaready na rin po ang ating mga molder sa ating steamer. Maglalagay na po tayo niyan. Bawat molder po ay maglalagay ako ng 1/8 cup na pansukat. Ito na po ang ating mixture na kutsinta. Wala na po siyang bula-bula. Maglalagay na po tayo sa ating mga molder. Bawat molder ay 1/8 cup po ang aking sukat. Bawat molder ay mix po natin ng mabuti para yung water ay hindi po siya mag-ibabaw.
Ito na po ang ating mga molder. May mga laman na po sila. Steam po natin siya ng 15 minutes sa medium po na apoy. Bago po natin siya ilagay sa steamer, dapat po ang ating tubig ay kulong-kulo na po siya. Hello guys, ito na po ang ating original kutsinta with cassava flour. Meron po akong ipapakita sa inyo. Sinadya ko po talaga siyang gawin. Dalawang klase po siya. Ito, makinis, mapino at walang butas. Ito naman po, kahit may butas po siya, makinis at mapino pa rin po siya. Dito, pagkalagay po sa ating mga molder, mix po natin bawat lagay sa molder at isa lang po kagad sa ating steamer na may kulong-kulong tubig. Dito naman po, sinadya ko po siyang ma-stack sa ating molder para makita nyo po ang pagkakaiba nilang dalawa. Hello guys, ito na po ang ating original kutsinta. Tadaan! Titikman na po natin siya. Saktong-sakto lang po ang tamis niya. At yung kutsinta ay makunat-kunat po siya. Sarap niya guys. Siguradong babalik-balikan mo. Try nyo na po. Sarap niya. Maraming salamat po. Pa-follow up na rin po ako sa aking YouTube channel, mga guys, para update po kayo sa aking i-upload na video. Maraming salamat po sa Diyos.